Guys, welcome back to Nick Nokok. Today, pag-uusapan natin about pricing ng mga Epic Cards sa Alpha Clash. By the way, guys, para sa bago sa atin na nakakapanood sa channel natin, no? By the way, nag-review tayo ng mga collections dito. Hindi lang toys, hindi lang cards. Any collecting na nakikita natin or pwede natin mapag-usapan, pwede naman dito. Nagkakataon lang na ngayon is puro nasa Alpha Clash ako ngayon mode, no? Dahil dun sa background ko dati, isa akong Magic the Gathering player dati, way back 1996 pa. And tumagal doon ng hanggang, I think 2012, no? Hanggang sa mahinto tayo. And then, bumalik uli yung ano natin, yung ating interest sa TCG. But today, ang laro ko na hindi na MTG or Magic the Gathering, which is the Alpha Clash TCG, pinakabago right now. And na-enjoy ko yung game ito kasi yung mga dating laro natin na Magic the Gathering na wala ang ilaw natin. Ano nangyari? Isin lang natin, technical difficulties. No? Ayan. Ayan, bumalik na yung ilaw natin ng brown natin. So, by the way, balikan natin yung pag-uusapan natin about MTG. No? Matagal lang yung player niyan. Nawala nga yung hindi man interest, kumbaga na-busy lang tayo kasi nagkuro tayo ng negosyo, tapos hindi tayo masyadong kapaglaro, kaya nababayaan na natin yung MTG. Tapos dumating pa yung pandemic, marami tayong toys na nasira actually, yung mga inanay, pati cards and comics. Kasama doon yung ibang mga MTG na cards ko na ayoko na pag-usapan kung magka nasira, pero may nasira tayo marami actually. Tapos, eto lang, totoong year 2024, no, na-introduce tayo sa uli sa TCG or the trade, katuwagin natin sa trading card game, which is Alpha Clash na yung ating nilaro right now. Nakita ko kasi rito ang ganda ng ginawa ng Alpha Clash. No? Yung mga game problem sa mga ibang mga card game, siligyan ng solution dito. Actually, ang laro ko lang card game na physically is Magic the Gathering. Tapos, yung iba, Yu-Gi-Oh! And versus Marvel System. Actually, may versus system na ang tag kasi may DC rin sila. Nalaro ko sa online, sa Yu-Gi-Oh pala. So, ngayon, ang napansin ko kasi, yung naging problem doon sa Magic, which is pag tournament kami, is lagi yung mana drought, saka yung mana flood. Ano yung mana drought? Pag early game, no, nag-draw ka ng cards, wala ka makakuha mana, so muligan ka ng muligan, hanggang sa wala ka na mabunod, kasi kada muligan, bawas ang isa. No? So, hanggang sa matalo ka. So, mayroong tendency na matalo ka because of doon sa mana drought. No? Oh, sabi ko lang yung mana linalabas ng deck mo doon sa shuffle, doon sa library mo, kaya malaki yung chance na matalo ka. Madalas mo sa tournament 'yon, at mayroon pang isang scenario pag na late game, no, kumbaga yung critical na yung laban, puro mana naman nabubunot mo. So mana flood naman ang tawag doon. Kumbaga malaki talaga yung chance na matalo ka dahil siyempre yung kalaban mo na bubunot yung mga kailangan niya, ikaw naman purulan, so natatalo ka, wala kang magawa. Ang ginawa ngayon ng Alpha Clash, ginawa niya ng solusyon niyan. Kasi yung sa ang nakita ko kasi yung magandang solusyon diyan, yung ginawa ng versus system, no? Yung mismong card ginagawang mana o ginagawang resource, yun yung mismong bayad pang labas ng mga cards mo na panlaban. So, yung adapt nila yon, kaya sa Alpha Clash, wala siya mana doon. Lahat ng hawak mo, pwede mo siyang gamitin. Pwede mo siyang gawin mana, resource, tatlo ito resource, pwede mo rin siyang, yun na mismo yung pyesa mo, no? Tapos nilagyan nila ng Yu-Gi-Oh! Type na system, no? Which is yung trap kayo, na-activate, no? Yung trap, babayaran mo rin, syempre, para magamit mo. Ang galing ng concept ng ginawa nila. So, if you are into TCG, come and look or silipin nyo yung Alpha Clash kasi napakagandang game at nai-enjoy ko yung game niya. Tapos, medyo nasa trending pa right now kasi ano siya, superhero base yung kanyang ano, yung kanyang storyline. Actually may lore na rin siya, no? Pero ang kagandahan kasi rito, ito yung mga kumbaga bago pa lang siya, so lumalaki pa lang yung ano, yung community, and hopefully mag-hold siya or magtagal siya, no? Kagaya ng mga Yu-Gi-Oh, Pokemon, Magic the Gathering, ng game, may Flesh and Blood pa, no? And hopefully, itong Alpha Clash, mapansin din ito ng mga TCG player, masapla rin ito. No? By the way, yung mga cards sila, meron silang 5 5 rarity, which is the common, uncommon, tapos rare, epic, sa kaya tinatawag natin na
legendary. Okay, yung mga IR sa AR naman is parang ano lang yun, alternative art nung epic sa kanong nung legendary, pero yung 5 basic na rarity ng mga cards, no. Medyo may presyo na rin lumalabas yung ano, yung mga cards ito kasi marami na rin nagagawa sa Pilipinas at unti-unti na rin gumagapang yan sa buong mundo. By the way, ang pag-usapan niya dito is yung pinakahinahanap ng tao, which is the epic cards. No? Pag-usapan natin yung 5 colors na top 5 na epic cards na meron si Alpha Clash. No? By color natin, i-rate muna siya para makita natin yung ano, kung bago kayo o luma kayo, alam niyo yung presyo ng mga cards na hawak niyo. By the way, yung epic cards yung pinakahinahanap dito. Bonus yung legendary, no? Pero birang-bira yun. Pero usually, sa isang pack, merong epic dyan. No? No? Ngayon, pag-usapan natin yung top 5 epic cards ng bawat color. Okay? So, 5 color meron sa ano, sa Alpha Clash, which is white, red, green, blue, and black. Para magic din siya. No? So, tingin ko base sa, actually, lahat naman ng card game is nag-base sa magic, no? Aramihan. And ito yung 5 colors na kailangan yung makita yung malakas na card na para magamit nyo. Wala akong nakitang card na competitive na walang epic cards doon sa kumpiyas nila. Minsan, 3, 4 na klase, no? Yung epic card nila. Kaya, tong ginawa kong video is para makita nyo ano yung mga cards na pag-alaan nyo ng presyo. Okay, pag-alaan nyo ng budget. Okay? Simulan natin sa black. No? Black pala may pinakamaraming epic cards, which is 10 epic cards ang meron sa black. Legendary meron siya, isa. Pero pag-usapan na yung mga epic cards. Hindi kasama yung alternative art niya, yung which is kinatawag na namin iconic rare. So yung may mga pirma-pirma ng mga artist. Para din ginagawa nun, iba lang ang presyo, pero same card lang din yan. Okay, so sa epic tayo muna. Epic cards ng black is 10. Pero meron silang tinatawag na, for me, na top 5 na gamitin or malakas na card. No? So, papansin nyo dito sa kung topic na to, mapapansin nyo hindi pa balance yung dami ng epic ng bawat kulay. Kaya sa black ang pinakamarami, 10. No? Mamaya, isi-isi natin yan kung ilan yung sa blue, ilan yung sa green, ilan yung sa red, ilan yung sa white. Ang natin yung discuss natin ito. Okay? So, sa black may 10, pero yung top 5 natin, no? Yung top 5 natin na pinaka sa price, based sa presyo niya. By the way, ginawa ko guys dito, price sa Philippines and sa US, tapos kinumbayin ko siya na average. Pero bangin ko muna sa inyo kung magkano yung sa atin. Kasi sa atin, by dollar na to, by dollar. Sa atin ngayon kasi right now, sa current value natin sa Pilipinas, which is ang pinagbabasehan karamihan sa atin sa Pilipinas, yung Manazone, no? Ito yung website nila. Click nyo dyan, makikita nyo yung price ng mga cards sa atin based sa Philippine market. Para mo sabihin yun. Ayun yung pinaka basis, no? Ng presyo ng card sa Pilipinas, no? Kasi iba pa yung sa US. Sa US, ang pinaka-base nila is yung TCG player. No? TCG player doon makikita yung presyo ng mga cards sa kanila. So, ginawa ko, kinumbayin ko yun para makita yung average price na meron sa Pilipinas. Okay? Saka dito sa US. No? Kung kukumbay natin, Philippines and US, kasi marami pa rin sa atin na kahit na sa Pilipinas, nagbabase pa rin ng US-based yung presyo by TCG. Yung ginawa ko para maging fair ang market na sa Pilipinas kasi sa US, pinag-combine natin in-average ko. Okay? So, yung top 1 to 5 doon nagbase kung magkano yung presyo niya. Okay? Kasi iba yung meta sa Pilipinas, iba yung meta sa US. Kaya ginawa natin, combine natin. Okay? Malinaw? Okay, top 5 ng Black Epic Cards sa Alpha Clash. Ang number 5 is Suit Up. Okay? Ang suit up, ito yung ability niya, ang ginagawa niya, magbababa ka ng isang weapon, no, sa kamay mo, tapos mag-i-equip mo yon sa Alpha Hunters na meron, tapos kakabit siya, tapos draw ka ng card. So, yun yung card niya, medyo malakas to, lalo na especially pag moxie build yung ano mo, yung deck mo, no, may gumagawa nito, combination sa clarity yung deck, tapos moxie yung mga gamit, no. Anyway, ang presyo nito sa Pilipinas is around $13.79, no? Sa US naman is $9.05, no? Pag in-average mo 'yon, lumalabas $11.42 sa US at sa peso converted is 662 pesos and 36 cents. Okay, 'yan yung presyo sa Pilipinas, share number 5.
And number four, sa presyo is yung death door. Ang death door mura sa atin kasi kung kumpara mo sa suit up sa Philippine value niya is nasa $12.7. No? Kaya lang sa US, medyo parang magamit siya. Kaya sa US, visa last sale is $12.87. Kaya ang average niya sa US is $12.47. And sa Pilipinas is $723.26. No? Base po yun sa competition ko o doon sa aking combine. No? Sa Pilipinas kasi medyo mababa ang debt first kaya sold out. No? And number three natin, siyempre, si Lord Groom, no? Necrotic na discarder. Malakas tong deck na to kasi ginagamit siya, hindi lang discarder. Kahit sa ibang block na ginagamit kasi may necrotic pampatay ng mga malalaking clash. No? So, ang Philippine value niya is $17.24. Sa US, medyo mababa na. Sa $9.30, mas mahal pa sa Death's Door. No? Pero ang average niya is $13.27. Sa Pilipinas naman, $769.66. Lumalabas yung kanyang presyo. No? At number 2 sa black, syempre, yung Swarm of Monster, which is $17.22. No? I'm sorry, $17.24. At sa US naman is $9.57. Iba-iba yung price sa atin para sa US, no? At nag-average siya ng $13.41, no? Sa peso naman is $777.49 sa peso sa atin, no? And yung number one, yung Lava Blitz. Ito, grabe ito, no? So, lalo na paglabas ng bagong contender sa Kilimanjaro, grabe ba mong shoot up ang presyo nito? Ang pareho siya ng Swarm, si Lord Groom pati si Lava Blitz, para ang presyo Pilipinas niyan. Pero sa US medyo iba, no? Sa atin, sa Pilipinas, si Lava Blitz number 1 sa black, $17.24. At sa US naman, $9.72, no? So, average dollar niya, pag tinumbay mo, is $13.48. Total sa atin is $781.84 naman sa peso. Kaya siya yung number one ngayon sa block, no? Sa base doon sa basehan natin doon sa pagkuha ng peso. Yun yung block, top 5. Tapos, punta tayo sa may blue naman, sa blue color blue cards, no? Ito, ang epic nito is anim. Anim lang sila. So, may isa natanggal. Pero, sabi nga sa inyo, hindi pa balance yung kanilang epic. Sana mabalance sila sa set 4 na parating. Para merong total, kumbaga, pare-paro yung lakas ng cards na pwedeng natin mabuild sa bawat color, no? So, yung number 5 sa blue is yung Mystic Blink of an Eye. Actually, malakas to, nagamit ko to sa Alpha Deck, no? Kaya lang medyo underrated pa tong cards to. Kaya sa Pilipinas, sa $5.17 to. Tapos sa US, baba, $1.49 lang siya. Ganabayin mo siya, it's around $3.33, no? At sa Pilipinas naman, ha, nasa around, pag-convert mo yun, $193.14. Medyo mababasa, no? Pero, for me, malakas to kasi may super speed, eh, no? Anyway, pa number 4, si Heaven's Provoke, no? Kapresyo to sa atin ni Minstrick, $5.17, pero sa US, medyo mataas ng konti to, is $3.99. So, pag tinumbayin mo siya, average, $4.58, no? Sa Pilipinas, $265.64 siya. So, medyo mataas sa kaminsan na konti. Tapos, yung pangatlo, from set 3, yung pinakabago main streak na speed and precision, lumalabas sa atin, $5.17 ang presyo. Pero sa US, medyo mataas to, $10.58, no? I don't know kung ba't ganun kataas, siguro meron silang ibang meta pinagagamitan nito na medyo gamitin sa kanila. No? So, pati yung total mo yun, $87 no, sa Pilipinas is $456.75. Parang 457 na rin. No? Pero, exactly, 456.75. Okay. At ang number 2 natin, of course, yung Heaven, the Bountiful Collector. Grabe itong card na to. Lahat ng blue, pag mag-blue ka, hindi pa pwedeng wala nito. Iba nga, kahit hindi siya blue, mailagay lang yung Bountiful, no? Para makapag-ramp lang, realize ng blue para mapabilis yung resource nila. So, si Bountiful ang pinaka-gamitin, no? At ito rin yung
nung nag-start ako sa Alpha Class, ito nakita ko na talaga must have na meron ka. Kasi pag wala ka nito, at blue ka, mahirapan ka. So, $17.24 sa Philippines, so busy Philippines, sa US, $12.12. Combination niya, average 14.68 pesos, total of 851.44 pesos sa Pilipinas. No? At ang number one, syempre, yung pinakabago ngayon, yung pinakainahanap ng lahat, no? Yung number one, si Lin, the Nanit Assassins. No? So, sa Pilipinas, pag dollar, $25.86 to, sa US, medyo mataas, $27.07. No? Pag in-average siya, $26.47 pesos. No? So, sa Pilipinas, pag kaya pag sa peso, 1,534.97 po yung total niya. Kaya sa blue si Lin. Ngayon, pag meron ka ng blue, bukod dun sa Haven, may Lin ka pa. Kasi grabe naman yung ability yung ginagawa talaga niya. No? Yung mga ability yung naisisayin, guys, kasi medyo haba tayo. Yung kunin na natin yung mga presyo ng mga cards. Okay? Sa green naman, ang green, meron ding anim ding epics. No? Pero yung number 5 nila is si Magnet Destructive Adversary. Sa Pilipinas, medyo mura to. $6.9, no? Pero sa US, $9.06. Combination of $7.98. In peso, $462.84. Medyo close doon sa pricing to ni Manazon. Kaya medyo accurate to. No? Si Pestilence TV Servant naman sa Pilipinas, is sa Pilipinas, dumoble. $12.07, no? Pero sa US, napakababa niya, $4.53 lang. Kaya ang combination is $8.3. So lumalabas, ang average is $481.40 sa Pilipinas. Okay. Ang pangatlo, ito si Pestilence the Infectious. Medyo hanapin ngayon sa atin sa Pilipinas to. Sa atin, nasa around $18.97 na yan. Pero sa US, $5.36 pa rin siya, no? So, mababa pa rin sa doon sa US pa sa atin. Hanapin na yan, no? So, total of $8.3. So, total sa average niya kung kukunin mo is $481.40. Pero, wala magbibitaw sa'yo ng ganyan sa Pilipinas. Baka nasa around 700 to 800 meron pa, no? So, yung pangatlo. And then, yung pangalawa natin, top 2 natin, si Dreadful Dissemination. Ito yung favorite card ko sa green, no? Isa sa mga favorite trap ko kasi ang sarap gamitin, ang sarap i-depends ito kasi ang lupit ang ability niya. Anyway, $13.79 sa atin, no? Based sa US dollars. Tapos US, $13.69. Yung nagkakalayo. So, average ng $13.73, no? $13.73, no? Total of $798.34 sa Pilipinas. So, medyo tama yun din yung, ano ito, yung average natin doon sa Pilipinas pati sa US. No? And then, number one, na green, siyempre, hindi mo mawala pag green ka, si Kagan, the Dragon, no? Sa US, sa Pilipinas pala is $20.69. Sa US, medyo mataas to, $23.01. Averaging niya is $21.85. At sa Pilipinas, $1.67.30 naman sa atin. No? So, sa Kagan ang number one doon. And then, yung red naman natin, siya mang epic rito, pero yung type 5, yung top 5 na kukunin natin, ito is sa pinakamalakas na maraming epic to, yung red. Yung black malakas din pero mas gamitin yung epic na red, no? Mas malakas for me yung epic na red. Marami silang malakas na cards. Kaya nga hopefully mabalance nang maayos to ng per kulay ng Rising Empire para yung both ko lahat ng colors lumaban sa bawat isa. Right now kasi nag-dominate yun is yung Torque na deck, no? Kasi na yung mga pyesa actually nito is malakas, no? So number 5 nito, no, is yung Machina Unstoppable Force, no, sa atin $13.79. Sa US naman is $12. So total combination niya is $12.89. Sa Pilipinas, $747.91. So yun si Machina Unstoppable Force. And then pang-apat, no, surprisingly yung pang-apat is si Supernova. No, sa atin mababa lang sa around $10.34. Pero sa US is $16.84. Medyo mataas sa US tong Supernova. Marami ka nag-flare sa US. No, sa atin wala pa masyado. So, combination 13.59. Kaya sa naunahan si Makila ni Supernova because sa pressure sa US. So, lumalabas sa Pilipinas, $788.22 ang pressure ni Supernova. Hopefully,
gumawa sa lang iba pang piyasa kay player para magamit natin itong supernova eventually. Okay, number 3, player, explosive combatant, which is ito yung isa sa pinaka magandang cards na gamit kay player, yung kay Warcry. Ito yung pinakinukuha ng legendary nila. At ito lang, ito yung isa to sa mga card na walang reprint, no? Hindi na reprint sa Europa Dragon. Kaya medyo maraming naharap ito. Okay. So sa atin, 17.24 USD. Sa US naman, 11.19. Medyo mababa si rest, no? So, total ng 20.20, ba? Hindi. 14.22 USD. Tapos, ang kanyang sa Philippine Peso is around 824.47. Okay. Tapos, number 2 natin, yung Here Comes the Boom, no, na $20.69 sa US, and sa atin, $20.69 sa atin sa Pilipinas, and $19.72 naman sa US. No? So, total niyan, so $20.21 USDC, tapos sa atin, so $1,171.89 yung total price niya. No? And then, number 1, of course, si Torque, the uncontrollable sa pula. Yan ang pinakamalakas na pula na Epic, which is $25.86 USDC sa atin. $25.86, no? Sa US naman is $24.49, so total average ng dollars niya is 25.18 cents sa dollar, and sa peso is around 1,460.15 cents, yan po yung presyo ng Tort ang controllable. Yun yung sa red. And then sa white, sadly to say, lima lang sila na epic. Kaya sabi ko, hindi nga medyo balance, no, yung mga dami ng epic cards sa bawat kulay. Pero, of course, I think naman ginagawang solusyon naman ng Rising Empire. Kasi I think 1 year pa lang or less than 1 year pa lang naman yung ating TCG. Kaya magagawang pa lang ng paraan niya. Okay? Number 5. Ito, nagulat din ako dito kasi yung, well, kasi lima lang naman pumasok to. So, kung si Conquest Destroyer, which is $6.90, no? Sa US is around $1.51, so averaging ng 4.21 USDC, tapos sa Pilipinas is $243.89 lang siya, no? Pang-apat, ito itong takot din ako eh. Yung pang-apat, si Clarity Foreseeing Fate, no? So, sa atin $10.34, sa US is $1.50, no? Wala di ba sa US di masyadong gamitin to. Eh, sa atin naman di masyado, pero parang sobrang baba sa $1.50 siya. Tapos combination noon 5.82 sa Pilipinas, $343.36 lang siya. Okay? Tapos naunahan pa ni Gian of the East yung Clarity. So, pang number 3 natin si Gian of the East, which is weapon to, which is sa atin is 6.9. Pero sa US, $8.29 siya. So, combination niya is 7.60 cents. No, total of for, sa Philippines, 440.51 cents. No? So, for me, siguro dapat mas number 3 si Clarity. Kaya lang, yun po yung data na pasok natin, nakuha natin. Kaya, it is what it is, okay? So, number 2, si Conquest the Undefeated. Ito, medyo good sa akin yung price nito. Sa Pilipinas, 17.22. Sa Pilipinas, US dollar to, 17.22. Pero sa US, 3.35 lang siya. So, total average niya is 10.30 USDC. So, total natin is, sa Pilipinas, 597.11. Medyo underrated tong epic na to kasi for me malakas siya. 2 cast 2 3 pag nakapatay ng victory siya, tumatayo uli siya. So mga itong kanya to kaso siguro wala pang masyadong magamit. And number 1 sa white, no? Ito yung pinagamitin sa white right now kasi may combo to na kahit wala kang white pwede mo ilabas. Si Gawling the Huntsman. Okay? So 13.79 USDC sa Pilipinas at sa US 19.53 na gumagamit sa Amerika. No? And average niya is 16.66 USD sa Pilipinas, 966.28 pesos. No? So, yun yung sa white. So, yung limang colors na yan, yun yung top 5 natin. And hope na bigyan ko ng kahit pa paano information sa inyo kung bibili kayo.
nasa range kung nasa range yung bibili nyo. Pero don't quote me on this na hindi po yun ang price. Oh. Tinumbayin ko lang po yung price sa US at Pilipinas at tinuro na yung average. Kasi Pilipinas, syempre, check nyo pa rin yung sa Mana Zone kasi yun yung po yung pinag-usapan ng mga players na top players sa Pilipinas na maging price yun, ng cards po natin. No? Sa US, syempre, iba po yun. Kasi kung bibigyan naman sa US, papadeliver mo pa, eh, bahal naman. No? Pero kung may kaya lang ka doon, why not? Pero for me, yun po yung opinion ko para po makuha natin yung tamang presyo for me, no? Kinumpit natin sa Pilipinas, sa US, pinagumbay natin. Okay? So, I hope nakatulong po sa inyo itong ating video and keep on playing Apaclash kasi guys, itong momento, I think kasabog to at alam ko na magiging maganda po yung feature ng carding na ito. Okay? So, maraming salamat. So, masarap magbukas ng box niyan sa hopefully makapabukas ulit tayo no, itong this coming days or week makapag-comment ulit tayo. Okay? So, keep it safe, guys. Happy hunting. Nick knockout. Bye. Happy hunting.